Welcome back mga boss at isang DB Audio powered speaker o kaya amplified speaker ang gagawin natin ngayon. May Bluetooth na rin siya tapos may kasama ng ito Bluetooth module. Tapos ito yung mga pihitan niya. Ang nakalagay dito ay 450 watts by 2 ang power output niya pero hindi tayo sigurado dyan. Ang complaint nito ni customer kasi pag mga ganitong mga amplified speaker, pares po to, yung kapares niya maganda daw ang tunog, malinis. Ang problema nito niya ay basag, kaya titingnan natin. Tingnan natin yung likod. So, ayan lang yung likod niya. Ito yung power cord niya. Kakabitan natin ng ano ng audio na ano. So, gagamitin natin yung pang-testing natin. Para malaman natin kung basag talaga ang tunog. So naka-play na 'yan mga boss. Ayan oh, naka-play na. Try nating ano. I-power on. Okay, saksak na natin. Ayan, nag-high na siya. Baba natin ang volume, 'yan line in. Medyo ano nga, medyo pangit nga ang tunog, basag. Antayin natin lumipat ng ano ng ano, lipat natin ang iba. Okay, ayan mga boss, narinig nyo na basag nga ang tunog, kaya bubuksan na natin to. Set up ko lang yung camera. Okay, ito na mga boss, nabuksan na natin yung board. So, identify na lang natin dito kung saan yung channel na ano na distorted yung ano kaya basag ang tunog. Kakalasin muna natin tong ano yung main board niya. Tanggalin natin dito yung screw niyang dalawa. Ayan. Okay, tanggalin natin yung coating niya. So, ito na yung board niya, mga boss. Ayan, nakikita niyo sa linya niya, ito yung ano. Ito yung papunta sa loob, ito yung linya na to. Ito kasi papunta sa labas doon. So, para ka makasigurado, testirin natin kung may tunog ang speaker. Ito yung linya na yun. Yan. So, confirm. Ang gagawin natin, susundan lang natin yung linya ng positive. Ayan. Positive ay tumakbo dito, dito. So, itong channel na to. Itong channel na to ang may problema. Tingnan natin yung ano niya. So, ito yung channel na may problema. Ayan o. Check natin yung dalawang ano resistor output. Okay naman. Okay naman. Check natin ang bias. Mag-bias tayo dito. Okay. Check natin yung base emitter bias niya. Itong dalawang output transistor. Saksak muna natin. Ayan mga boss, naka-on na. Sukatin natin. 1.77 yung kabila. .13. Tanggalin natin yung speaker. Baka nagbabago lang to dahil may speaker. So, ihang muna natin to.
Wait, check it tayo ulit. Saksa pa muna. Kanina itong isa ay 1.77. Yung isa 0.13 lang. Ayan. 0.20. Duda ako dito mga boss ha. Normal yung bias niya. Ang gawin natin ay mag-actual tayo ng ibang speaker. Kuha lang ako ng speaker na pan-testing dito para makapag-actual tayo. Okay mga boss, ayan, nagkabit tayo ng ibang speaker muna para ma-determine natin kung dito ang sira, kasi mukhang good naman yung biasing niya. So ang gagawin natin, magkabit tayo ng speaker, ito na ngayon yung lagi natin ginagamit pang testing na speaker. Kaya nabit na natin yung jack. So testing na muna natin. Ano natin? Volume tayo. Basag pa rin mga boss, at kung mapapansin nyo, iba yung bias nya. Okay, mag-focus tayo dito sa maliliit muna na ano, na transistors. So ito lang naman sya. Bali ano lang yung ano natin dito, pupukusan. Ay, ayan bala mga boss, so hindi ko napansin. Pasok kong camera. Hindi ko napansin, sunog pala yung ano. Sunog na pala yung isang resistor. Natabunan lang nito kanina. Hindi ko lang napansin nung tinanggal ko ng ganon. Ayan, kung mapapansin nyo, sunog na siya. So tanggalin muna natin yan. Tapos sundan natin kung saan siya papunta. Check natin. So ito yun. Okay, ito na siya. Ayan, sunog talaga siya. Ang value niya ay 220. Saan to papunta? Abel, tingnan natin dito sa ano. Papunta sa base. Ano to? Ah, hindi. Yan, dito sa base at saka sa... Ah, hindi. Tama, base emitter resistor. So sundan natin dito yung itong dalawang transistor na to. Ito, check na rin natin, baka may leak na yan, kaya palasin natin muna yan.
Okay, ito na yung dalawa. Ang number niya ay 5501. 551. Itong isa naman. Naiya pa siya, ha? Malabo, ha? Okay, check natin sa ano? Check natin sa tester. Okay, set na agad natin sa 10K. Check na natin tong isang transistor. Okay. Mukhang okay pa naman tong 9015. Itong ano? Mukhang good pa naman. Baka yung resistor lang talagang problema. Kasi nasunog na. Try natin ibalik tapos itesting natin uli, mga boss. Okay, nakakabit na natin. Saksak natin uli. Ayan. Volume tayo. Abnormal pa rin. Okay, ganun pa rin mga boss. Basag pa rin, kabit na natin tong resistor. Mag double check tayo. Sa kabilang side naman, yung dalawang transistor doon. Yan. Check natin yan. Pero check din muna natin yung output. Kasi mukhang kadudadoda na to. Kalasin muna natin bago tayo magkalas dito sa ibang mga piyesa. Double check natin itong output. Natin sa tester natin. Duda kasi ako dito, duda talaga ako. Okay. Okay. Kabila naman. Lang yasira pala yung isa. Ayan. Tester ko. Open talaga mga boss. Open tong isang transistor, oh. Tingnan nyo, wala talaga, oh. So, dahil sa open siya, naging basag na yung ano. Kadalasan sa mga power transistor, nag-short sa kanya, nag-open. Ito, okay tong isa, oh. So, open tong isa, papalitan natin. At ito nga, mga boss, nakahanap ako ng 1264 original pa to, bunot. Galing dito sa mga ano, mga tinabi ko mga parts, ayan, no? Mga putikin pa nga. Mga bunot lahat 'yan ng mga power transistors, mga galing sa mga lumang amplifier. So diyan tayo nakakuha. Buti na lang nakachamba.
Tester ko muna kung ano, kung good pa siya. Check ko muna. Ah, mukhang malaki ang chances na ano eh. Okay pa mga boss. Linisan ko na lang siguro muna tapos saka natin ikakabit. Okay mga boss, ito na yung transistor na ano, nalinis na natin. Nilagyan ko ulit ng paa. Check natin. Okay, walang shorted. Okay. Ito naman yung sira natin. Yung open. Yan, open siya. So dito na siya kasi open. Ito yung good. Okay. Kung mapapansin nyo, same talaga siya ng number. Yan, 1264. Pero sa tansya ko, mas original to mga boss yung pamalit ko yung bunot. Hindi ko lang maalala kung saan ko to nakuha. Kung sa Onkyo, Sansui, Kenwood o kaya Pioneer na mga lumang amplifier. Yung may mga kasamang tuner. Na salvage ko lang to sa board. Tapos natabi ko yun. Ngayon magagamit ko na. May mga stock kasi ako nito mga dating ano, transistor na mga luma. So mga boss, sa pananaw ko, pag ganitong bunot at lalo ng mga old model na transistor, mga lumang manufacture, makakasiguro talaga ako dito na original to kaysa brand nyo ngayon. Hindi naman dahil sa wala akong pamalit na bago. Pero sa tansya ko, original to mga boss. Katulad na lang sa ano, sa horizontal output transistor, kadalasan yan pag nagpapalit ako, bunot ang kinukuha ko kasi minsan pag bago nasisibakan ako. Pero pag ano, pag bunot talagang short ball. So mga boss, tama na yung daldalan, kabit na natin. Sana maging effective na siya. Okay mga boss, ang gagawin natin, tanggalin na natin tong speaker. So okay na yung tunog nya. Nakita nyo, okay naman yung biasing nya. Ibalik na natin yung dati nyang speaker. Tapos testing natin. Okay na mga boss, mukhang nakachamba na naman tayo ngayon. Nadali natin sa dalawang piyesa lang. Isang transistor at saka isang resistor lang. So mga boss, mukhang pinagpapala tayo ng Panginoon at medyo taghirap ngayon dito sa lugar namin. Buti na lang may mga dumadating na blessings katulad nito. May budget na ako. So mga boss, assemble ko na muna to at final testing natin. Cut ko na lang muna para ano, mabilis tayo. Okay mga boss, na-assemble ko na yung ginawa nating ano, DB audio. Kung mapapansin nyo sa unang bahagi ng video natin, nung tinitesting natin to, walang ilaw to. So nung tinister ko, pundi na pala to mga LED nya, kaya nagpalit na rin ako. Kaya may ilaw na ngayon yan. So testing na natin mga boss. Ayan, may ilaw na. So volume natin.
Okay mga boss, habang nagtitesting tayo nitong bagong repair natin, mag-shoutout muna tayo doon sa mga pumunta sa huling video natin. Ito yun sila. Si Michael Patawaran, Nils Pals, Nils Pal pala, walang is, Wilfred Cabigon Jr., Andy Tech PH, bago po yan ka-group natin, paki-supporta po. Pati yan si Joss Electronics, bago lang din po. Si Lawrence Libara, kapitbahay ko. Narts TV, Mixpil Team, si John Nazarin Bipitil, si Noel Tech, Pagsubok 1-2-3, Ryan Crossetech, Aldrin Electronics, si Boss Leboy Technician, Ronnie Atol, Alex Bautista, Difficulty in Electronics, Conpicker 23, si Idol Service Tech, Marco Francis 713 Mix Vlog, West Jotech, Falcon, Edwin Tech PH, San Sigo Electronics, John Dale Eblado, Joy Masoy TV, Makoy Tech PH, Carlos Bagis, GNB Tech Electronics, Mojajos Technic, Anime Represent, at Dave Electronics. At pahabol na shoutout para kay Boss Giovanni B. Boss, maraming salamat sa pagbisita at saka sa pagsuporta sa channel ko. At shoutout ko na rin yung ano, yung live kagabi ni Master Mujajo. Andito yung mga kagroup ko, pakisuportahan na rin po. Ito yun po sila. Check the mic and make sure it sound right, boys. Yeah.